Eto na oh, misteryosong outbreak ng pulmonya sa China ay ang susunod na killer na pandemya sa napaparating. Uy, wag naman po sana, no? Pero eto mga tol ay mula kaya sa iyong araw. Panonoorin natin to, bibigyan natin ng reaction video and commentary. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel mga tol. So huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. It's bago na naman mula sa China. China. Country is battling a new and mysterious form of pneumonia. Outbreak in North China. Ngayong araw, dala ko sa inyo ang masamang balita ng isa pang mabangis na pandemya mula sa China. Isang mapanganib at misteryosong uri ng pneumonia. Ito ay nagdulot na sa ilang mga lungsod tulad ng Beijing at Xi'an noong 2020 at 2021. Ano nga ba ang pandemya ngayon na nangyayari na naman sa China? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Kanila na naman ang galing. Kung nais mong makatulong sa ating channel at nais mo na mga ganitong content, inaanyayahan kita kaibigan na i-click ang subscribe button at notification bell upang ma-update ka sa mga contents na katulad nito. Maraming salamat at God bless sa iyo. Ang pinakamasidhing inilabas ng produkto ng China, ang COVID-19, ay nagdala ng mundo sa pag-urong. Maribang gugulatin ang mapagsik na pneumonia na ito ang buong mundo ngayon? Muling nakakasakit ang mga tao, muling natatabunan ang mga ospital sa China, at ang mahabang pila para sa mga kama sa ospital ay bumabalik. Muling sinusubukan ng China na itago ang katotohanan at muling lumalabas ito sa kanyang kontrol. Kinakabahan ako patungkol dito at dapat ka rin mabahala, lalo na kung ikaw ay may anak at hindi pa na-vaccine sa bahay o mga nakatatandang na may comorbidity. Ikapasawian News, tingnan mo kung anong nangyayari sa China. Puno ang mga bata at mga ospital. May mga larawan mula sa lungsod tulad ng Xi'an na nagpapakita ng magulang na pumupuno sa mga ospital at mga video sa social media. Meron din daw na mga bata na meron din daw kumakalat dito sa Pilipinas mga tol, yung walking pneumonia ba 'yon? Pero ang ano niya, hindi siya nahahalata, no? Hindi siya nahahalata. Parang normal pa rin ang pakiramdam mo. Hindi mo alam affected ka na pala. At nakakapasok ko pa sa trabaho, mga tol, no? Aral habang may intravenous drip sa ospital. Pareho ito ng kwento mula sa kapital Beijing hangang sa mga probinsya tulad ng Liaoning at sa maraming lugar. Kansilado ang mga klase. Ito ay isang mapanganib na pag-echo ng mga eksena noong mga unang araw ng virus sa Wuhan. Sa gayon na sitwasyon, napipilitan na magsalita ang China. Kamakailan lamang, isinagawa ng China's National Health Commission ang isang press conference kung saan inamin ang biglang pagtaas ng mga kaso ng mga respiratory diseases. Subalit sinikap nitong bawasan ang kahalagahan ng sitwasyon. Sinabi ng mga otoridad na maaring ang mga may sakit ay dulot ng pagkalat ng influenza, pneumonia o RSV. Sa madaling salita, iniisantabi ng China ito bilang isang pangkaraniwang pagtaas ng kaso ng pneumonia. Ang pneumonia ay isang impeksyon na nakaka-apekto sa baga. Ang mga nagkakasakit dito ay may ubo, lagnat at kung minsan ay pagpapahirap ng paghinga. Ngunit ang nangyayari sa China ay iba. May mataas na lagnat, may pamamaga ng baga, ngunit walang ubo. Ito ay hindi pangkaraniwang pneumonia. Tandaan mo rin ang Wuhan virus na nagsimula bilang isang hindi may paliwanag na pneumonia. Ang parehong surveillance platform na nagtanong tungkol sa hindi kilalang virus noong 2019 ay naglabas na naman ng alerto ukol sa misteryosong pneumonia sa China. Ang mga magulang sa China ay nag-aalala at nagtatanong sa mga otoridad kung ito ay isa na namang tinatakpan na epidemya ng China. Ang paglalakbay papunta at mula sa China ay napakalaki at tila isang bagay na oras lang bago maging pandemya na pwedeng pumatay mula sa China. Kaya pala nababawasan din yung mga estudyante, di ba? Ang napanood natin kanina mga tol, from 11,000 foreign students naging 350 na lang, no? Baba. Kasi nga dahil siguro din dito, no, sa madalas na pagkakalat ng sakit diyan. Tapos yung mga tourist nila nabawasan din. Ako ayoko maging turista diyan, mga tol eh. Ito ba ang nangyayari? Pansinin ang timing. Ang unang kaso ng Wuhan virus ay iniuugma sa pagitan ng mid-October at November. At ngayon ay Nobyembre na naman. Sa pamagitan ng Disyembre 2019, kumalat na ang Wuhan virus sa lahat ng probinsya sa China.
at sa Pebrero halos 90 na bansa ang na-infect. Sa Marso, 990,000 na tao ang na-infect at nag-umpisa ng mamatay ang libu-libo. Ang Marso ay 4 na buwan lang at wala ng oras. Nasaan ang World Health Organization? Nasaan si Dr. Tedros at ang kanyang team? Sila ba'y nagtagumpay sa kanilang misyon? Sila ay nahuli sa kanilang tugon sa krisis, nahuli sa pagdeklara ng pandemya, sapagkat sila ay labis na abala sa pangangalaga sa China. Mahigit na 6 milyong tao ang namatay dahil sa Wuhan virus at tila may isa pang virus na handang tumalon sa mga border. Ang WHO ay muling nagtatangkang takpan ang totoong nangyayari sa China. Kung makikita mo ang opisina ng WHO sa China na humihingi ng impormasyon mula sa Beijing at humihingi rin ng mga lab results, sinasabi ng opisina na ang mga kaso ng undiagnosed pneumonia sa mga bata ay maaaring hindi konektado sa kabuuang pagtaas ng mga impeksyon sa respiratory sa oras na ito. Sa ibang salita, niloloko ng China ang lahat at ito ay hindi isang seasonal flu, mahindi tama sa nangyayari. Ngunit ano ang ginagawa ng WHO sa halip na maglabas ng alerto? Nagtataas ng babala sa China, isang pangkaraniwang check ang iniutos. Iniulat lang ito ng WHO sa inyo. May mga video ng mga bata na nag-aaral habang may intravenous drip sa ospital. Paano ito naging pangkaraniwan? Sa ideal na sitwasyon, dapat sumagot ang China sa mga babala ng WHO sa loob ng 24 oras. Ngunit si Dr. Tedros ay walang kahingahan na paalalahanan ang China na ang deadline ay lumipas na at maraming buhay ang nakataya. Ang tanong ay, may plano ba ang WHO patungkol sa bagay na ito? Alam niyo mga tol, no, dito sa mga huling araw natin sa daigdig mga kapatid, ibig sabihin ng mga huling araw kasi 'di ba nakasulat sa Bible, darating talaga pag malapit na ang wakas, pag malapit na ang ikalawang pagparito ng ating Panginoon, magkakaroon ng paglaganap ng kahirapan, paglaganap ng mga epidemya, 'di ba? Dami paglaganap ng mga salot mga tol. 'Di ba? Yung mga bagay na ganyan, kung talagang nakasulat na 'yan sa propesiya, wala na tayong magagawa diyan eh. Talagang kakalat at kakalat 'yan. No, para mapanatili nating malusog ang ating katawan, sana natuto na tayo no nung nakaraang pandemya na naranasan natin. 'Di ba? Dapat lagi ka pa rin may dalang alcohol, 'di ba? Kung ano man ang mahawakan mo, 'wag mo basta-bastang ipupunas sa ilong mo, hawak ka sa mukha mo, 'di ba? Lagi kang mag-alcohol kahit na sabihin natin wala nang pandemic, okay na, 'di ba? Nakalagpas na tayo doon sa COVID. Pero kailangan na doon pa rin yung caution eh, 'di ba? Kailangan ka pa rin, maingat ka pa rin, hindi yung tipong pabaya ka na rin, kumain ka pa rin ng mga masusustansyang pagkain. Regular ka pa rin mag-ehersisyo, hindi ka dapat magpakampante no para talaga mapanatili mong malusog ang iyong katawan, di ba? At paano ito mapipigilan? Santiago 1 verse 2-3. Mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag dumaranas kayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. Nalalaman ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Kaibigan, kailangan nating magtiis sa mga bagay na katulad nito. Hindi natin alam kung anong nangyayari. Hindi naman talaga natin mapipigilan na yan kasi nga, yun naman talaga yung mga nakasulat na, di ba? Bago pa tayo isilang sa mundo, bago pa tayo mapunta rito, maipanganak mga tol, nung unang panahon pa, kahit yung mga magulang natin, wala pa sila, nakasulat na yung mga bagay na ganyan, di ba? Kailangan iaasa mo na lang ang iyong tiwala sa Panginoon Diyos. Pero syempre, nasa kanyang awa, nasa atin ang gawa. Matuto pa rin tayong mag-ingat mga tol. Hindi tayo pwede magpakaburara o magpakampante mga kapatid. No? Parang ano lang yan eh, humihiling ka na sana iligtas ka sa kapahamakan pero tumatawid ka sa kalsada ng hindi nakatingin at nagse-cellphone ka, masasagasaan ka pa rin. Diba? Yun ang ibig sabihin ng mga tol. Kailangan pa rin natin mag-ingat. Alright? So ano sa tingin ninyo mga kapatid? Ito ba isang panibago na namang sakit na kailangan nating ipag-alala? No? Huwag naman sana mga kapatid na ito ay kumalat ulit sa buong mundo na katulad nitong pangyayari nitong nakaraan. Dahil napakarami pang mga bansa, napakarami pa natin mga kapwa, tao, Pilipino, ang talagang hindi pa rin nakakabawi hanggang ngayon. No? So maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.